Okay, dito tayo mga kalars, no. Balikan na namin, nilagay namin kanina ikalawang ano. Yun. Yun. Sobrang laki mga kalars, no. Ito yung tinatawag namin na dalag. No, sobrang laki. Ilang oras lang, mga isang oras lang mahigit. No, sobrang laki. Hello mga colors. So welcome back again to my channel. Musta kayo? No, dito tayo ngayon sa gitna na naman ng palayan dahil mamimingwit na naman kami ng kasama kong teacher din, no, si Sardindo. Yun siya. No, so ngayon, ginagawa namin ngayon yung pinaka traditional way, no, na pamimingwit, yung magtatali lang kami ng nylon dun sa isang kawit. Maiksi lang yung ano, mga isang dipa lang yung nylon. Lagyan namin ng pain tsaka ilagay dun sa kaysa tabi lang ng ano, ang tubig. Yan si Sardindo. Siya yung tagalagay ng ano namin. Pagkatapos malagay, maya-maya babalikan niya namin kung titingnan namin kung mayroon ng huli, no. Yan yung isa sa mga pamamaraan namin ng panghuli ng isda, lalo na yung hito at saka dalag kasi Sabado ngayon. Sardines. Hello. Yan. So, best friend forever daw kasi. Kaya siya lagi yung kasama ko sa mga ganto, sa galaan, sa party, lagi kami magkano sa school. Karami, parati kami magkasundo talaga. Kaya kahit sa mga gantong bagay, kasundo pa rin talaga kami. Yan. So, stay tuned lang kayo para mamaya makita, ipakita ko sa inyo kung may mahuli kaming isda, no, mamaya. Ito mga colors, ito ang pamaraan na kung saan tinatawag namin sa Karayan na lambo. Dito sa Bisaya, taan naman. Yung isang kawit o yung hook, tatalian nyo ng nylon tsaka lagyan ng pain tsaka ilagay lang sa dyan sa tubig kahit na mababaw lang. Yung kadalasan mahuli namin dyan, yung hito kadalasan nyo makukuha dyan sa ganyang pamamaraan. So dito mga colors, no, ikalawang kawit na or taan or lambu ang nilagay namin dito. So mamaya babalikan na namin ito kung may mahuli na. Kasi mamaya dun sa pinakaunahan, mamimingwit kami dun para naman maaliw kami. So yan yung traditional na pamaraan namin, no, ng panghuli dito ng dalag at saka hito, no. Lambu ang tawag dito sa amin. No, sa Bisaya naman taan. So pang tatlong lambo na yan mga colors. Yan lang, itatali niya lang yung nylon dyan sa damo na hindi lang siya makawala kung sakasakaling may nahuling isda. Yung ginagamit lang namin is yun nga, yung wati sa Bisaya. Hindi. Yan, ganyan. Ganyan lang. Ganyan lang kasimple. Yung una kong video na in-upload, yun lang din yung paraan. Apat na naming
lambu ito. Sana nga mamaya may mahuli kami dito kahit na isa man lang. So ito mga kalars, no, ikalimang lambu na ito ilagay namin. Pupunta naman kami dito mga kalars sa isang area, no, na kung saan pinamimingwitan din namin dati. Pero ngayon kukuha muna kami ng sanga ng kawayan dahil yun ang gagamitin namin, sa parang fishing rod namin para sa pamingwit namin. So mga kalars, meron na tayong DIY na fishing rod. O di ba? Galing, basta Pilipino talaga. Tapos meron tayong ditong yung kawit natin, no. Ito, ito yung gagamitin natin. Tapos yung kasama ko naman sir din do, ganun din. Meron din siyang DIY na fishing rod, tsaka tinatalian pa niya yung kanyang hook, no, or kawit. So yan, mamaya-maya, mamimingwit na kami. Maliban dun sa nilagay naming lambu. So yan ang mga colors, no. Naglagay na kami ng, ano, ito yung DIY namin na, ano. So yan. Tapos mayroon kami nilagay na palutang na chinilas para makita namin kung mayroon bang nagtangay, no, o kumagat na isda. Yan ang palatandaan namin para makikita namin kung mayroon ba talang isda. So yung mga colors, no, relax muna kami dito dahil nilagay namin yung ano namin dun sa tubig. Makikita naman namin kung may kumagat dahil mayroong chinilas na palutang. Tayo kasi mga Pilipino, napaka innovative natin mga Pilipino, di ba? Yung iba talagang may rod talaga na fiber pa ngayon yung binibili nila, no? Yung iba para na ano, medyo mahal. Tayo mga Pilipino, lumaki tayo na namimingwit. Yung ginagamit lang natin yung kawayan na patpat, no? Yung ginagamit nating fishing rod, no? Improvise lang talaga, DIY lang lahat tayo mga Pilipino. So mga colors, no, kahit sa dito lang tayo sa mababaw na area magano, dahil katulad nung kanina sa nilalagyan namin ng lambu doon, maaari ka kasi maglagay doon ng kawit lang din, no, na pabayaan mo lang. Pero ito kasi meron kasi siyang palatandaan ng kung meron kahagat dahil meron siyang chinilas, yung puti na yan, yan yung chinilas na pampalutang namin. Yun yung mga ginagamit dito sa Mindanao. Dito lang din ako naka-experience ng ganito, no, na pamingwit. Wala siyang pabigat, pampalutang lang talaga. At doon mo makita kung mayroong bang kumagat sa pain mo dahil gagalaw yung chinilas niyan tsaka hihilain ng isda. Tingnan na ninyo kung mayroon mamaya yan dahil kapag nahila niya ng malayo, yun na yun. No, meron siyang mayroong kumagat dun sa pain natin. Yes! Woo! Mayroon ang isa. Anong tawag nito sa amin? Puyo! No? So, isa pa, no? Mamaya na naman, no? Mga colors. Okay, dito tayo mga colors, no. Balikan na namin yung nilagay namin kanina, ikalawang ano.
Yun! Yun! Sobrang laki mga kalars, no? Ito yung tinatawag namin na dalag. No? Sobrang laki. Ilang oras lang, mga isang oras lang mahigit. No? Sobrang laki. Mga kalars, oh. Sobrang laki, mga kasing laki ng braso ko. No? Yan! Ganyan kaganda yan. Ganyan kalaki yung huli namin. Pambira, ito yung mahuli namin sa tinatawag na lambo, no? So, ngayon, kukunin namin ito dahil, tapos ibabalik na naman namin yung ano namin, no? Tsaka titingnan namin yung iba pang mga lambo kung meron bang laman. So, stay tuned lang mga kalars dahil namimingwit na rin kami, no? Binalikan na namin ito dahil para makita namin kung meron ng huli. Titingnan namin dito mga kalars, no? Ang isa sa nilagyan namin kanina dahil ito yung hindi namin natingnan nung ano kanina. Uy! Mayroon! Oh! Ano yan? Yan, no? Ito na naman yung ahas na to, no? Ito yung tinatawag na igat dito sa Mindanao, no? Igat ang tawag dito. Hindi naman kasili ito dahil ito dahil matatagpuan lang talaga sa mga rice field. Pambihira na naman, nakakatakot na naman to. So, ito yung pangatlo sa nahuli namin ngayon. Yung isa kanina, yung puyo yung tawag dun sa amin eh. Iwan ko kung ano yung tawag dito. Tapos, yung malaking dalag. Tapos, ito naman yung kukunin ko to, no? Sayang din eh. Pwede rin naman ito maluto. Lalo na kapag ginataan. Sarap! So, yan naman mga kalars. So, stay tuned lang. Baka mamaya may mahuli na naman ulit kami. Dahil namimingwit pa kami tsaka naglalagay ng lampo dito. So mga kalars, no, dahil yun nga, dahil lambo lang ginagawa namin sa aming mga ano ngayon. So dito muna kami sa table na ano, no. Yung lugar dito, isa itong abandoned area, no, na kung saan mayroon siyang may-ari pero hindi siya masyadong inaalagaan dahil nga yung tubig kasi dito, yung dinaanan ito dati ng tubig ng pulangi. Tapos ngayon, puro na lang puno ng water lily. Na ito pala yung kasama ko ang si Sardindo, no? Ito talaga lagi yung kasama ko sa mga gantong bagay, magdala kung saan, ganto. Na mamingwit talaga yung hilig talaga naming dalawa, no? Dahil nung working student pa kaming dalawa na doon sa pinapasukan naming eskwelahan ngayon, magkasama kami sa kwarto, yan. Kaya nagkaroon talaga kami ng ano talaga na relationship, no? Magkaibigan talaga kami. So yan mga kalars. Tsaka shout out rin pala sa mga students ni Sardindo sa STEM 11, no? Siya yung advisor, tsaka sa mga students ko na rin, no, na advisory ko sa STEM 12A. Dito sa ilalim nito is tubig, no? Ganda yan, no? Yan. Yan yung lugar dito. Wow. So mga kalars, no, inulan na kami dito. So yun yung pinakahuli kong huli na isda, no, yung tilapia na yun. Hindi ako nakapagsalita, no, dahil na-amaze ako sa sobrang laki. Tsaka naputol yung kawayan na yung fishing rod natin. Kaya hindi ako nakapagsalita nung nahuli ko yun, no. Tsaka umulan na ngayon, kaya siguro tatapusin ko na yung vlog na ito. Maraming salamat pala sa inyong panonood sa munting vlog ko na ito. Tsaka kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, kindly subscribe and click the like button and also the notification bell para updated ka sa mga video na vlog. Hanggang dito na lang mga kalars. TravelLar. Bye-bye.